A blessed evening to our brothers and sisters, and to you, partner. Magandang gabi din sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga tagapanood. We are now in the seventh night of Proclaim! Well, tonight and on the following Sundays, we are going to hear significant insights about the book of Daniel. Malalaman po natin ang kalagahan ng aklat ng Daniel sapagkat ito'y tumutukoy po sa prophecy and history. Yes, that's correct. We are always blessed by God, for He always reveals His love through His fulfilling words. He always showers us His love. God's blessings are countless. Ang Diyos ay patuloy pong nagpo-provide sa atin pong pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga po, bilang isang anak ng Panginoon, tayo po ay patuloy na ilagak at isauli natin ang lahat na ipinagloob niya. Yes, that's exactly the topic that we had yesterday. Well, I believe a lot of viewers listened and I'm sure they are now using it in their daily lives. Sigurado ako dyan, partner. Pero minsan ba sa buhay mo, partner, ikaw ba ay nakakaranas ng panghihina ng iyong pananampalataya? Well, I would be bluntly honest, yes, because it is human to err. And I'd say my faith is not so strong enough. But soon, God makes way to show His love and grace, and that He is in control of my life as long as I trust Him. Typically, people will relate that way. But let in part one of the characters in the Bible who never doubted God, promise. And this is Daniel. Yes, surely. Daniel's faith is admirable. Tonight, we will look deeper on how Daniel was blessed with strength and talent. We will know more about how he remained faithful to God. That's right, partner. Brothers and sisters, kung kayo po ay may mga katanungan muli, ay patuloy nyo lamang po ipadala sa mga numero nyo nakikita dyan po sa baba ng ating screen. Yes, just comment down below or call us on those numbers flashing on your screens. Muli, atin pong ilaan ang atin pong mga pakinig upang atin pong mapakinggan ang atin pong tagapagsalita sa gabi ito. As we proceed, let us sing our theme song and listen to an opening prayer. Find the words His love proclaim.
Amaming, adda ka sa dilangit, Apo, iti na ito yung oras, umasidig kami ken ka. At kami, Apo, nga si Dudumo, Grumo, si Rokbab, iti sa kaanam. At ito'y Apo, nga yasidig me, nag iti programa, nga iso nga aramidin mi ita nga oras, Apo. Italik mi ken ka amin dagitoy nga banbanag iti panagsao dagiti ti pastor mi Apo dawate kadi nga sika ti mangbendisyon ti Espiritu Santo mi Apo agtaing kadi ken kuana tapni iti kasta dagiti nasaritaen suda kuma ti makaawis karagiti dat tao nga hanpay nga nayasideg iti sa kaanam. Kitsapay ka di Apo ta dagiti panagsauda makaiayod ako ma iti imatang mo. Kiti Espiritu Santo ma po iso ti umuna ngagtrabaho kadagiti dat tao. Ti programa mi ita Apo kiti iso ti panagawis kadikar-kararwa. Sapay kadi Apo ta bendisyonam dagitoy ngagdengeng. Ikamida ti puso nga nalukneng. Ikamida ti panunot. Ikamida Apo ti napintas nga pannakaawat. Kadagiti banbanag nga inda mangegan. Ket sapay kadi Apo ta yasidig ko ken ka iti agsawo ka na kami. Sapay ka dito, Espiritu Santo, misuti agtengken kwa na. Ket mai balikas na ka di Apo, nagipi sasao nga aggapo ken ka. Ikam ti napintas nga panpanunot. Ikam ti kina anos mangilawlawag kadagiti banbanag nga masapul nga maadal dagiti saan pay Apo nga nakaammo iti pannakaisalakan. Sapay kading arad Apo te bendisyon am tunggal may sakada kami yadayo na kami kadigitan nyaman Apo nga saksakit kas kuma iti pandemya ita ngagdama. Sikang arad Apo ti taklin mi ket dawate nga pakawanin na kami kadagiti makita mo nagbasbasulan mi ket dagiti dati dawaten mga ipagpakasi iti napatiganagan ni Apo may Jesus. Amen. Dungdung tawa. Snares I have already been. I'm trusting God will use them as a verse in my life's hymn. While I'm singing in the dark, it's hard to see. A day will come. In this chapter where the word have got me to
Isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga ginihilig ko mga kaibigan, at patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa na Proclaim. Ngayong gabi ay ating pong pag-aaral, panibagong serye, ating pag-aaral na may temang Lesson from Daniel Chapter 1. Kung ating pong titingnan ang Daniel Chapter 1, ito po'y isang karanasan ng anak ng Diyos. Ngunit bago yan, ay nais kong basahin ang nakatala sa verse 8. Ang sabi po ay ganito. Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hinihiling sa Pangulo ng bating na siya'y huwag mapahamak. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at makapangyarihan namin, Ama Diyos, ng tahanan sa kaitasan ng malangin. Sa oras nito, Panginoon, kayo po ay mag-aaral ng iyong salita sa aklat po ng Daniel. Kami naway niyong pangunahan, pagkalooban ng makalangit na karunungan at gabayan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, aming hiling. Amen. Kung titingnan po natin ang background ng Daniel Chapter 1, ito po ay pangatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim. Around 600 BC, noong si Nabucodonosor ay hari ng Babylonia, at noong panahong yan, ang tatay ni Nabucodonosor na si Nabucodonosor ay namatay noong July
or early August 605 BC. Si Daniel Mapatid ay kasamang bilang mga bihag patungo sa Babylonia na pinaghaharian ni Haring Nebuchadnezzar. His first official year of reign began in the spring of 605 BC in fourth year of Jehoiakim, na ito ay nakatala sa aklat po ng Jeremiah chapter 25 verse 1. At kung titingnan po natin sa verse 2 ng chapter 1 ng Daniel, ay pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang bayan ay makaranas ng pagsakop at pagkaalipin sa kaharian ng Babylonia. So dahilang ang sambahayan o kaya ang bayan ng Diyos, sila ay involved sa pagiging apostatized, worship idols, and got involved in all kinds of injustice and evil. The prophet had warned against the exile, calling the people to repentance in order to avoid disaster. Ang chapter 1 ay nahati sa tatlong parte. Una po ay yung the test of the young exile, and the second is Daniel and his friends' reaction nung sila po ay naruna sa kaharian ng Babylonia, and the last is the final result. Sabi po sa letter 57, 1896, sa writings ni Ellen White, "The light that Daniel received direct from God was given especially for these last days. The vision he saw by the banks of Uli and Hedekel, the great rivers of Shinar," na ito ay itong Shinar, mga kapatid, mga kaibigan, ay isa pang pangalan ng Babylon, "are now in the process of fulfillment, and the events foretold will soon have come to pass." Let us study the three part of chapter 1 of the book of Daniel at kung ano ang ating matutunan sa karanasan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Una mga kapatid, the test of the young exile in verse 1 to 7. Daniel and his friend were part of the first of three deportation. It was customary to take the leading families first in order to secure the faithfulness of the rest of the captives to the new ruler. Nebuchadnezzar chose young people. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinili ni Nebuchadnezzar ang mga kabataan? Una, they are full of energy. Young people are full of energy like Daniel and his three friends. Ano pa? Madali silang turuan, mga kapatid. Pangatlo, madali silang maimpluwensyahan kung anong mayroong kultura ang Babylonia. God often called young people such as Jesus and his disciples, mga kapatid. Gaya ni Samuel, tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanya. Si David, tinawag ng Panginoon, at maging si Jeremiah at si Timothy. Ganun pa man, mga kapatid, ang Diyos ay tumatawag din sa mga matatanda. Gaya na lamang ni Moses, ni Aaron, at ni Nicodemus. "Likewise, God called you and me to follow and serve Him," mga kapatid. Nebuchadnezzar, decision may not have been harassment but a privileged opportunity to refuse would have more than impoliteness at that time. Refusal to do what was demanded would have dangerous consequences, mga kapatid.
sa karanasan nila Daniel ay talagang mapanganib. The giving of new names ay isa na pong patandaan na sila ay welcome, bagamat mapanganib ang kanilang kalagayan, ay pinagkalooban sila ng pagkakataon o ng opportunity na maging kabahagi sa kingly court of Babylon, na makakasama nila sa hapagkainan ang hari upang kakain. Pangalawang bagay, mga patid, is Daniel and his friends' reaction. Dito sa ating susing talata na ating pong binasa, ang sabi po rito, ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapahamak sa pagkain sa hari o ng hari na sa alak man na kanyang ininom. Kaya't kanyang hinihiling sa pangulo ng mga bating na siya ay huwag mapahamak. Kung titingnan po natin ang tala dito sa verse 8, Daniel exhibit courage and faithfulness. He was obedient to God. His stand was a difficult one to take, especially when his countrymen react to the contrary. It is hard to address an issue when others have already compromised Daniel's life in danger. Yet, for him, obedience to God was more important than his own life. Ganun din po sana tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na mas pinahalagahan ang paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoong Diyos kaysa sa ating masariling buhay. He would not defile himself because Daniel resolved to remain loyal to the Lord. He could not allow himself to be absorbed into Babylonian culture in ways that conflicted with holiness, including eating meat of unclean species of animals. There were probably additional problems in the Babylonian diet. Meat may have been slaughtered without properly draining of blood. Food and drinks may have been offered to idols. Kung titingnan po natin sa verse 9, Daniel experienced God's help. Sa kabila ng kanyang pagtanggi sa inialok na pagkain ng hari, sa hapagkainan ng hari, nandun pa rin ang tulong ng Panginoon para siya ay magtagumpay. And learn that those who remain faithful to God will not be abandoned by the Lord. They have wonderful experiences. However, we need to dare to be obedient. Whoever is not faithful does not give God a chance to intervene. Sabi ko sa youth instructor, November 12, 1907, ni Ellen White, sabi niya, the officer saw in Daniel good traits of character. He saw that he was striving to be kind and helpful, that his words were respectful and courteous, and his manner possessed the grace of modesty and meekness. It was good behavior of the youth that gained for him the favor of love of the prince. Maganda po ito, mga patid. Bilang mga kabataan na puspos ng kalakasan, madaling maimpluensyahan, madaling turuan, ngunit ating tatandaan na tayo ay maging isang halimbawa ng mabuting pananalita, pagtulong sa kapwa, may kaamuan. Ito ang minanais ng ating Panginoong Diyos sa ating huling kapanahunan, mga ginigil ko pong mga kaibigan at mga kapatid.
if we continue to study in verse 10, in comparison to Daniel, how did the commander respond? He was fearful and tense, but Daniel did not show any fear because he believed, he knows that he is a powerful God. He was alone, but Daniel had God's support. He did not believe in Yahweh, but Daniel did. He only valued what this earthly life holds, but Daniel focused on eternal life. He doubted the positive outcome in the test, but Daniel exercised his faith that outcome will be for God's glory. In verse 11, Daniel turned to his immediate supervisor and did not give up after an initial failure. How do we react to our failure, mga kapatid? Paano ba tayo mag-react sa ating pong mga kahinaan? Sometimes, fear overcome us. We forget what God can do for us. Remember, fear prevents us from achieving our goal, even more importantly, from accomplishing our God's plan for us. Daniel was courageous in proposing the direct comparison in what did he believe. First, he know God is powerful. Second, the correctness of his decision. And third, the superiority of his meal plan. And fourth is success. Because number five is because he dare believe as he did. He dare ask that his friend and he be compared with the other young men. And the third is the result, the final result. We're found in verse 15 to 21. In verse 15 and 17 said, Daniel exercised in faith result in success. He received God's blessing, experienced God's power, and was strengthened in faith. What possible reason could there have been for Daniel and his friends to look better in just 10 days, mga kapatid? First is God's blessing, because they are faithful to God. Even they lose their lives, they are remain faithful. Second is the right food. According to the Bible in Genesis chapter 9 verse 3, in the Revised Standard Version, it said, every moving things that lives, every moving things that lives shall be food for you, and as I gave you the green plants. And third is faster recovery after the walk through the desert. Would you imagine? From Jerusalem going to Egypt, approximately 613 kilometers, they walk and walk and walk. But after 10 days of test, they recovered, mga kapatid. Nanumbalik yung kanilang magagandang kutis, nanumbalik yung kanilang kalakasan dahilan sa pagiging faithful nila sa Panginoon. Besides the obvious external signs of well-being, there were positive consequences in their mental and spiritual health. When one part of the body is compromised, other part also affected. When we place our complete selves, both body and mind, into God's will,
we experience total comprehensive health, kapatid. That's why the prayer of Apostle John in chapter 3 John chapter 1 verse 2. My dear friend, I pray that everything may go well with you and that you may be in good health as I know you are well in spirit. After the final examination of Daniel and his friends, were 10 times wiser than wise men, astrologers, and scientists in the entire kingdom of Babylon. They were called to serve the king. God's blessing are crucial. Take note. Babylonian wisdom was mixed with the pagan and idolatry. But how was Daniel able to stay away from these elements? There are 5 elements or secret on how Daniel was able to stay away from these elements. First is, he determined to be absolutely faithful to God and his will. The second is, he remained dependent on God and was humble. And third, he experienced mentioned in Daniel chapter 1 may have been a safeguard for the future trials. And fourth is his constant prayer life. He found in chapter 6 of Daniel. And his study of scripture shaped him. We found in chapter 9 of Daniel. And fifth, God blessed and sustained him. To conclude our study this evening, the principle to apply in our life are, first, the positive effect of purity and health. According to the experience of Daniel. And second is faithfulness, payoff. And third is absolute obedience to God's make a difference. And fourth, God support His children. Again, may this experience of Daniel and his friends magbigay sa atin ng motivation para patuloy tayong magtapat sa ating Panginoon sa huling kapanahonan. Kung paanong sinubok si Daniel at nagtagumpay at sinamahan at patuloy ang sinuportahan ng ating Panginoon, ako'y naniniwala sa kabila ng ating pagtatapat at paglilingkod sa Kanya, tayo ay hindi rin pababayaan ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, kayo po'y aking nanyayahan na tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po ng marami sa inyong kabutihan, sa inyong pong pagpapaalala sa amin sa karanasan ni Daniel na muli kaming magpatuloy na magtapat sa inyo. Dakilang Diyos, pagpalain po ang bawat isang nanonood sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat nakikinig sa oras na ito. Harinaway, pangunahan kaming patuloy ng Banal na Espiritu upang patuloy kami makalakad sa inyong katwiran hanggang sa pagkahayag ng aming Panginoong Jesus sa lapak ng langit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon sa inyong dalangin sapagkat ninig po namin lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas ni Jesus. Amen. Muli, ginigilig ko po mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa sa loob ng 40 gabi na may temang proclaim. Kayo po ay aking patuloy na inanyahan na sumubaybay at makiisa sa ating pag-aaral upang patuloy pa tayong mapalapit sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
On how God is sovereign and how He can turn adversaries to our favor because He is always in control of our lives. But of course, mangyayari lamang ang lahat ng iyan kung atin pong isuko ang ating sarili sa Kanya. Yes, once again, thank you for watching with us tonight. We hope that you are blessed with God's truth. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Remember, God has more for you in His words. Open your heart to Him and be changed as we proclaim.